Israel ay humibig sa Panginoon. Ganun lang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Egypto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit gumawa nang ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Egypto? Di ba itong sinalita namin sa iyo sa Egypto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egypto, sapagkat lalong mabuti sa amin na maglingkod sa mga Egypto, kaysa kami ay mamatay sa ilang. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Egypto, ang kanyang nakikita, na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. Amen. Alam mo ba yung nangyari doon? Ano? Grabe dito. Ano nangyari? Hindi, kasi diba, ang nangyari dito sa verses na to, or dito sa chapter na to, bali, ito yung mga pagkakataon na hinahabol sila, diba, tumakas nga sila dun sa Egypt, kasi nga, slave lang sila ng ni Pharaoh. Ngayon, ayaw ni Pharaoh na mahayag yung plano ng Panginoon at ayaw nilang pakawalan yung Israelites. Kaya ang ginawa nila, hinabol nila. So ngayon dumating yung point na wala na silang pupuntahan yung mga Israelites, yung pinangungunahan ni Moises. Nasa may Red Sea na. Oo, nasa Red Sea na lang sila. Oh. Ngayon wala na silang pagkakataon. Nawawala na sila ng hope. So parang tayo sa buhay natin, minsan, we think na hopeless na tayo, hindi na natin alam kung ano yung way. Kaya dito dumating yung pagkakataon na question nila si Moises. Nag-complain na sila na, bakit mo kasi kami dinala dito eh? Parang okay naman kami na maging slave na lang ng Egypto or ng Egyptyo. Pero sinabi ni Moises sa bayan dun sa verse 13, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egypto na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Sapagkat ipaglalaban kayo ng Panginoon at kayo itatahimik. So, yun. So, minsan dumarating tayo sa pagkakataon na feeling natin wala na tayong tatakbuhan, wala, hopeless na tayo. Pero yun yung sinabi ni Moises na huwag tayong matakot. Tumigil kayo or stand still at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. So ano man yung mga pinagdadaanan namin, sabi ng Panginoon, stand still, huwag tayong matakot. And dun sa isa kong point kanina, meron dun, salvation is from the Lord. Sapagkat ililigtas tayo ng Panginoon. Yung Amen. Pangatlo kong point, stand still and let God move. Kaya yun, tubayo nga lang tayo sa Panginoon at hayaan natin yung Panginoon. Kasi minsan, parang dumarating tayo sa point na depressed tayo, kakaisip, paano masosolusyonan yung mga problema natin. Kasi we think na ability lang natin ability lang natin yung iniisip natin eh. Pero hindi naman kasi natin yung laban lang, kundi laban din ng Panginoon. Amen. And fourth point, victory is in the Lord. Kaya huwag tayong matakot kasi we are kapit lang under the power of God, the powerful, the most Amen. Powerful, di ba? Omnipotent. And yung last point ko, again, we are being tested and we feel, and whenever we feel afraid, let us always remember that there is a salvation from the Lord. All we have to do is to stand still and let God move, for there is victory in Him. So, Satan is not going to stand back and watch you grow as a Christian. He is going to send everything he can to knock you down and take you out of action. We need to be prepared to stand our ground. Ngayon, si Satan, hindi niya tayo hahayaan na mag-grow as a Christian eh. Kaya yung mga hindi nyo pag-a-attend sa Amen. Church, yung mga time na paglayo nyo sa Panginoon, yun naman yung time na binibigyan nyo ng chance yung Diablo na mas mapalapit sa inyo. So, kaya dapat Amen. Hindi tayo tumitigil na lumapit sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya mag-church kayo. So, let us stand. Hindi, ano naman ah.
Hindi, gabi-gabi nagpe-pray, umaga nagpe-pray, yung pagising, pagmulat pa lang ng mata, papasalamat na sa Panginoon dahil binigyan tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa at bagong kalakasan, di ba? Kung mayroon pa rin naman, syempre, pagkakataon, may time naman, hindi na natin sa Panginoon, lalo na pag Sunday. Oo, okay, yung, naman din yun, yung fellowship. Pero worst, yung hindi ka na nga nagpe-pray, hindi ka na nga nagbabasa ng Bible, hindi ka pa nagsisimba. So, kaya dapat, kasi malaking factor din yun para sa ikalalago natin spiritually, yung pag attend sa church, syempre, yung mga preaching, yung mga natututunan natin doon, and yung fellowshipping, pati yung mga testimony na naririnig natin. Opo, kaya, Pastor. Let us stand our ground with Him, trust Him, follow Him, and obey Him. Stop being afraid. Only believe in His promises, and let us stop complaining. Our role is to believe, stand still, and let God move. Amen. Kaya yun. Yun yung song, stand still and let God move. Standing still is hard to move. Amen, amen. Yun, so pray tayo. Yun yung devotion natin ngayon. Yung pagkocross nila sa wilderness. Amen. Pray tayo. Sige, pray na tayo. Let's pray. Hilang Diyos, mga darama, Panginoon sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na muli po kaming nakapag-devotion yung gabi, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, ay kayo pong patuloy na magpala sa amin, Panginoon, mag-ingat sa amin, mag-guide sa amin, Panginoon, sa araw-araw, sa lahat po ng mga ginagawa namin, Panginoon, lalo-lalo na, Panginoon, magmula kay Papa, Panginoon, sa kanyang trabaho, bagamat medyo may edad na po siya, Panginoon, ay nagpapatuloy siya sa pagtatrabaho. Kaya naman, Panginoon, amen, ang dalangin yes, namin, Lord. Panginoon, yung physical health, Panginoon, na patuloy niyo po ang ingatan Lord. Siya, Panginoon. Amen. Patuloy niyo po siyang ilayo sa mga sakit, Panginoon, lalo yes, ngayon Lord. Na meron pong lumalaganap ng sakit. We thank you, Lord, kasi patuloy niyo kaming iniingatan, patuloy niyo po amen. Kami pinaprotektahan, Panginoon. Yan yes, naman. Lord. Lord, we pray na kayo po ang patuloy na magpagaling kay Papa sa mga amen. Amen, Lord. Thank you, Lord. Sa mga nararamdaman po niya, Panginoon. Amen. Lord, we also pray, Panginoon, ang inyo pong provision, Panginoon, sa lahat po ng mga pangangailangan din ni Papa, Panginoon, maging dito po sa aming tinitirahan, Panginoon. Amen. We also pray sa buong pamilya po namin, mula din po kay Ate, Panginoon, sa kanya pong yes, mga, Lord. Naramdaman, Panginoon, may inihinda po siyang sakit, Panginoon, Lord, we pray. Amen. For Ate, Lord, yes, na, Lord. By your stripes, we believe, Panginoon, that you are the great healer, Panginoon. Amen. Po, at pagalingin niyo po si Ate, Panginoon. And also, Lord, we pray, Panginoon, sa kanya pong pinagkakitaan, Panginoon. Amen, Lord. Paari po niyang pagkakitaan, Panginoon, Lord. Yes, we pray Lord. Na kayo po ang mag-provide nito, Panginoon. We also pray for Ate Lay, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanya, magpatatag, Panginoon, sa kanyang pagkatrabaho. Amen. Kailin niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Ibigay niyo po yung wisdom and knowledge na kailangan niya, Panginoon, sa kanya pong pagkatrabaho, Panginoon, maging simana. We also pray for him, Panginoon, kung ano po yung kalooban niyo na yes, trabaho sa kanya, Panginoon. Ibigay niyo po ito, Panginoon. At sa mga bata po, Panginoon, na nag-aaral, alam po namin na medyo challenging, Panginoon, yung pag-aaral ngayon. Yes, Lord. We pray, amen, Lord. Na kayo po patuloy ang mag-guide sa kanila, Panginoon, mag-lead sa kanila. Amen, sa kanila, Lord. Magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan niyo sa pamilya po namin. Bagamat amen, po Lord. Kukulang kami. Bagamat hindi namin deserve, Panginoon, minsan yung mga blessings, pero yes, Lord. Patuloy niyo pong ibinibigay sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, tinataas po namin ang lahat ng kapurihan sa inyo. Amen, Lord. Amen, Lord. Patuloy niyo po kami i-guide, Panginoon, maging ang mga yes, pamilya Lord. Namin. Yes, ang mga iba't mga malalayo po naming pamilya, Panginoon, yung mga ang server family, Panginoon, ang mga nagsusupport sa amin, Panginoon. Frida. Tita Frida, Panginoon, we also pray, Panginoon. Umalis sa cancer. Nilalapit po namin, Panginoon, si Tita Lord. Frida sa oras na ito, Panginoon, sapagat siya po ay meron pong pinagdadaanan, Panginoon, sa kanya pong kalusugan. Yes, Lord. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ang Panginoon na nagpapagaling, Panginoon, and we believe, Panginoon, na nothing is impossible with you, Panginoon. Kaya naman, Lord, bless Tita Frida, Panginoon, and we claim, Panginoon, for healing, Panginoon, we speak for healing. Kaya naman, Lord,
Naway kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng peace of mind, yes, Panginoon, Lord. Na sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, Panginoon, ay patuloy niyo po siyang pagpalain, palakasin, Panginoon, bigyan ng kasiyahan, Panginoon. Amen, Lord. Ganun, kahit ganun po yung mga nangyayari, Panginoon. Lord, sa iba pa po namin mga pamilya, relatives, yung Panginoon. Yung kapatid ni Tito mo, si Ruby. Panginoon, Ruby. Si Tita Ruby po, Panginoon, may sakit na mahindin po ay colon. May sakit, Panginoon, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, na kayo pa rin po, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Kaya naman, Lord, wala pong imposible, Panginoon. Kailangan na po namin magtiwala, Panginoon, at sumunod sa inyo. Kaya, Lord, we also pray for her, Panginoon. Amen, na pagalingin niyo po, Panginoon. Ibigin niyo po yung lahat ng pangangailangan, yes, Panginoon. Yes, Lord. Pagalingin niyo po sa kanya. Maging ang kanilang pamilya, Panginoon, na ipatuloy yes, po kong bless, Panginoon. Amen, Lord. Maraming salamat, Panginoon, salamat sa lahat po ng relatives namin. Yes, sa side ni Papa, maging sa side ni Mama, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-bless, Panginoon. Yes, Lord. Pinagkakakitaan namin sa lahat ng mga businesses, Panginoon, na meron po sila, si Danilo, may sakit din. Yes, Lord. Pamilya po namin, Panginoon, maging kay Mama, Panginoon, sila Uncle Danny. Yes. Lord, patuloy niyo po silang ingatan. Sila po ay nasa malayong lugar, Panginoon. But then, alam po namin na yung presence niyo po ay nandun, Panginoon. Kaya naman, Lord, i-bless niyo rin po sila, Panginoon. Ingatan, Panginoon. Amen. At yung mga sakit, Panginoon, na pinagdadaanan nila, nararamdaman nila, Panginoon, alam po namin na kayo po ang yes. papagaling dito, Jesus, Panginoon. Jesus, the great healer. Sila Uncle Luis, sila yes, Inez, by your stripes, Lord, they will be healed. Panginoon, sila by Atinel, your stripes, Panginoon, they will be healed. Sila Ate Ria, Panginoon, kay po, amen. Bless sa kanila, kila Kuya Joey, Panginoon, kila Tito Tatay Joey, Doming. Panginoon, kay Lolo Doming, Panginoon, yes, Lord. Po ang patuloy na mag-bless sa kanila, Panginoon, at amen, patuloy Lord. Na mag-remind, Panginoon, na kasama po namin kayo, Panginoon. Yes, yes, Maging Lord. Kila Tita Cecil, Panginoon, kila Mamsi, kila Tito yes, Teddy, Lord. Kay kay Tito Lito, Panginoon, kay Tita Aida, Panginoon, sa kanilang pamilya, Lord, we pray, Panginoon, yes. na kayo pa rin po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon, amen. At patuloy na dumamay sa kanila, Panginoon. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala sa aming amen. Mga pamilya, Panginoon, yes, sa buong naming pamilya, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Kaya naman, Lord, tulungan nyo kami na kami po ay gamitin niyo, Panginoon, to yes. continuously amen, serve Lord. You, to continuously amen, Lord. Share your gospel, Panginoon, sa amen. Ipapita po naming kapamilya at mga kaibigan, Panginoon. Lord, amen. Maraming salamat. Thank you, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, naway kayo po ang magbigay sa amin ng mais na kapahingahan, Panginoon, maging sa bukas sa pagluwas muli ni Papa, Panginoon. Yes. So, ingatan niyo po muli sila, Panginoon. At sa panibagong linggo na aming pong kaharapin, kayo po amen. Ang patuloy na mag-bless at mag-ingat yes, sa Lord. Amen. Maraming salamat, Lord. Panginoon, at sa inyo po namin natin sa lahat sa pangalan ni Jesus. You know, the glory, amen. Honor, praises in Jesus' name, pray. Amen and amen. God bless you, son. Thanks for the prayer.